pinagkakaabalahan ni Vincent, pamamasyal at pagtsipog naman ang inaatupag ni Ferds Decena sa kanyang trabaho. Travel and food blogger si Ferds. Isinusulat niya ang mga karanasan sa pamamasyal at mga pagkain na titikman. Kliyente niya ang mga turistang bumibisita sa kanyang mga website. Nagme-maintain ako ng dalawang website. Yung isa, yung ironwolf.net. Ito yung travel blog. Happyfoodies.com. This is the food blog. Nakaka-enjoy going places to travel. Yun yung passion ko talaga. And also eat different food. Paborito sa Philippines, nandun yung Palawan, yung Corona del Lido, Batanes, yung Cordillera region, Mountain Province. Down south, sa Mindanao, yung Lake Cebu. At sa Visayas, yung Camiguin, Siquijoro, and Bohol. First na punta ako sa abroad, Malaysia, tapos sumunod Vietnam, Singapore. Then I went to Thailand, Laos, Cambodia. Then Macau recently. Sa food blogging, ito yung more on, yung food that yung nakakain namin when we go to a certain place. Kaya medyo iba-iba siya. Halimbawa, sa Zamboanga, nandun yung kuratsa, nandun mo lang talaga makakain. Bacolod, nandun yung inasal, iba-ibang inasal. Kailangan isulat, kumisan, alam mo yung preparation kung paano nila ginagawa. Katulad sa Sagada, meron yung pinikpikan. Parang ritual din kasi yung paggawa ng yung food na yun. Sa Ilocos, yung dinengdeng. Di ba meron silang ganun? Ginawa nila yun dahil nung Spanish era, hindi sila pinapayagan ng mga friars na gumamit ng meat, kaya puro gulay lang yung nila. Kung ano yung sahog, kung ano yung lasa ng food na yun. Pati yung storya din kung bakit yun yung pagkain nila. Yung peak season, usually pag magsa-summer, umaabot siya ng mga at least $200 per month. Being able to help others sa pag-plan nila on a certain trip or they need advice on a destination, I guess yun yung pinaka-fulfillment. Pinatunayan nila Ferds at Vincent na kung aalamin mong maigi ang iyong hilig sa buhay, kailanmay hindi magiging pabigat ang paghahanap buhay.